Hello guys! Welcome to my tutorial. For today's video guys, ay isi-share ko sa inyo kung paano natin i-reset ang ating SSS user ID and password na na-block na dahil nakalimutan na natin. So, let's start! Ang una natin gagawin ay kunin natin ang ating cellphone, i-on natin ang data or wifi at mag-start na tayo. Punta lang tayo sa Chrome, click natin ang Chrome. So, pagkatapos natin i-click ang Chrome, i-type natin sss.gov.ph. So, ganyan. At, i-click natin ang I'm not a robot. Check natin yan. Then, pagkatapos, i-click natin ang submit. So, pagkatapos nyan, slide natin pa right. At, i-click natin ang member. So, mapunta na tayo dito. Yan, your account is locked. So, wala na, na-lock na. So, ito ang paraan guys na hindi na kayo pumunta sa SSS branch. Guys, click nyo forget user ID or password. So, pagkatapos natin i-click yan, so, mapunta tayo dito. So, i-click nyo lang my registered email address. So, pagkatapos natin i-click yan, ay ito ang lalabas. So, CRN or SS number. I-type nyo lang dyan. At yun, sundin nyo lang yan. Sticky. Yan. Kung anong lalabas dyan, sundin nyo lang. Then, i-click nyo ang submit. So, pagkatapos nyo i-click ang submit, ito ang lalabas. We have successfully sent to your Gmail account. Ganyan. So, punta tayo sa ating Gmail. Click natin ang Gmail. So, ito. I-click natin to. So, yan. I-click natin ang click here. So, ito ang lalabas. So, dito gumawa tayo ng bagong password. So, prepared password. So, mamili lang kayo kung anong i-type nyo. So, dapat strong siya. Dapat ano, pangalan nyo ba, then my number, ganyan. So, pagkatapos, i-click natin ang submit. Depende lang sa inyo. So, i-click lang natin ang okay. So, pagkatapos, i-click natin ang okay. So, nakapasok na tayo. So, paano ba natin i-check na yung ginawa natin is bagong password ay okay na? So, click natin ang log out. Click natin ang log out para i-type natin ulit. So, maybe next time, i-click nyo lang yan. Maybe next time. So, dito pala ay i-check lang natin yung ginawa natin user ID at password. Okay na ba? So, ganyan, i-type nyo ulit. I-check nyo, I'm not a robot. So, click nyo ang submit. So, ganyan. Ito, pwede nyong i-view, pwede nyo ring i-close. So, dito pala, makikita nyo lahat information, contribution sa pagbayad nyo. At saka yung, ano, kung approve ba or disapprove ang inyong disbursement account enrollment module. So, dito nyo makikita. So, sa atin ay close lang natin muna. So, ito. Pag makikita natin to, so, okay pala yung ginawa nating SSS password. So, guys, thank you for watching at sana nakatulong ako sa inyo. And please, support my channel, subscribe my channel. Thank you very much. God bless you all.